Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta na po tayo? Salamat muli sa ating Panginoon na tayo sama-sama magpuri sa Kanya, magpasalamat sa ating kapanahonan ngayon. Bago magpanahon ng pandemic ay talaga namang sinusubok tayo ng Panginoon. Pero nasana po ba tayo sa ating pagpapatuloy sa pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon? Napakahirap po ano, pero andyan ang Panginoon. Tandaan po natin na hindi niya tayo pinapabayaan at talagang ginagabayan niya tayo sa ating araw-araw. Manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat po muli sa umagang ito na kami po'y sama-sama magpuri, magsamba sa inyo. Pwede kaming umawit para sa inyo, Panginoon Diyos, at maginig ng iyong mensahe sa aming mensahero sa umagang ito. Nawa, Panginoon Diyos, tanggalin niyo po ang mga balakid sa aming mga buhay upang mapakinggan namin kung anong sinasabi mo sa akin, Panginoon Diyos. At bilang isang iglesia, sama-sami kami, Panginoon Diyos, na nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo. We pray this in Jesus' mighty name. Amen. Bago po tayo magsimula sa ating awitin, magbabasa muna po ako ng isang talata sa Biblia, sa Isaiah 25 verse 1. Panginoon, kayo ang aking Diyos. Pupurihin kita at pararangalan dahil sa kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Tinupad mo ang iyong mga plano noon una panahon. Okay? Mag-umpisa po tayo sa ating mga awitin. Abang buhay, pupurihan ka. Abang buhay, maglilingkod sa'yo. Abang buhay, pag-ibig ko sa'yo, iaalay. Pagkat sa iling mo'y langit, mahal na mahal
kapalit. Pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Biyaya ng ating dakilang Diyos na tayo ay magsama-sama ngayong umaga upang sama-sama tayong manalangin. Ayon po sa Job 1:17 hanggang 19, ay pinakita po dito, pinapaunawa sa atin, anuman pong ating pinagdaraan ng kalungkutan, kapighatian, o krisis sa ating buhay, ay ito po ay may katapusan. Hindi po ito magpapatuloy na sa ganong kalagayan. Dahil meron po tayong Diyos na nabibigay sa atin ng kasiguruhan ng kanyang katapatan at pagmamahal sa atin. Sa umagang ito, sama-sama po tayong manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat sa pagkakataon na kami ay makalapit sa iyo. Una, Panginoon, kami humihingi ng kapatawaran sa iyo sa mga bagay na aming mga nagagawang kasalanan. Tunay, Lord, na kami ay naging makasalanan sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy, Ama, na manampalataya sa iyo at makinig at sumulat sa iyong mga salita. Aming dakilang Diyos, paintulutan niyo na ikaw ay aming pupurihan, walhatiin at pasalamatan. Dahil ikaw ang aming dakilang Diyos na buhay, ikaw ang aming Diyos ng pag-ibig at pag-asa. Ikaw ang aming Diyos na kabanal-bananan, tataas-taasan namin. Kinikilala ka namin, ikaw ang aming tagapagligtas na nagbigay ng iyong anak ng Panginoong Jesus sa amin. Aming Ama, tunay na ang iyong dakilang pangalan ay may katotohanan. Ikaw ang gumawa ng langit at lupa, ikaw ang Alpha at Omega. Ikaw po ang aming kabanal-banalang Diyos, ang hari ng lahat ng mga hari. Aming Ama, sa mga pagkakataon, Lord, na kami nagkukulang at nagkakasala sa iyo, naroroon ka at patuloy kami minamahal, patuloy kami pinapatawad at kinakahilinga. Tunay, Lord, linisin mo kami sa mga sandaling ito, sa aming pagbulog sa inyo, maging karapat-dapat kami, Panginoon, na makalapit sa inyo. Ama, tulungan niyo kami na magpatuloy magpakumbaba po sa inyo at mailapit, Panginoon, sa iyo ang mga bagay, Panginoon, na nais namin ibulog sa inyong harapan sa umagang ito. Tunay, Lord, ang mga bagay na aming nararanasan ay sadyang napakahirap, subalit naroroon ka na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Sa pagkakataong ito, Lord God, patuloy kami dumadalangin sa iyo, sumasamba, Ama, dahil ikaw ang aming Diyos na totoo. Ikaw ang aming Diyos na aming pinagkakatiwalaan. At ikaw ang aming Diyos na tapat. Tunay, Ama, na patintulutin niyo, Ama, na may dulog namin sa iyo, Lord God, ang aming walang hanggang pasasalamat sa katapatan mo, Ama, sa pagtugon sa aming mga panalangin. Sa katapatan mo, Ama, sa pagtugon sa aming mga pangailangan, sa mga pag-iingat mo sa amin, Father God, sa pagbabantay niyo sa aming Ama, sa aming mga pananampalataya, Panginoon. Lord, patuloy kami, Ama, dumadalangin, Ama. Pinataas namin sa inyo, Lord God, ang patuloy naming mga alalahanin. Bilang isang congregation, Lord, tinataas namin ang aming mga preachers, Lord God, na tunay, Lord, na patuloy niyo silang katagpuin sa bawat kanilang binabahaging salita. Salita mo na nagmumula sa inyo, Lord God. Tunay, Ama, ng kalakas na nagmumula sa inyo, ay pahintulutan niyo, Ama, na sa kanila ay dumaloy. Ngayon din, Panginoon, sa kanilang mga ibinabahaging salita, ang inyong karunungan at katuwiran nawa, Ama, ang kanilang may bahagi sa amin. Tunay, Lord God, na patuloy namin dinadalangin ng aming mga missionaries, Father God. Patuloy, Ama, na tulungan niyo sila, Lord God, na Miss Eva Abad, Galberanya, sila Chris and Doty, Iljo, sa Limaya Castle, Lord God, at ang iba pa namin mga missionaries, Lord God. Tunay, Ama, na patulungan niyo silang katagpuin, saliksikin, Lord God, ano ang kanilang mga pangangailangan, ano ang Panginoon, ang kanilang kalagayan. Amin pong dinadalangin sila sa inyo na ikaw po ang pumatnubay sa kanila, na ikaw po, Panginoon, ang sasama sa kanila sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, Ama, na kanilang mga gawain, Ama, upang bahagi, Panginoon, ng inyong katotohanan. Father God, patuloy, Ama, na dinadalangin namin, Ama, na patuloy niyo silang palalakasin, pag-iingatan, Panginoon. Tunay, Ama, na patuloy niyo silang gagabayan sa lahat ng mga sa lahat ng bahagi ng kanilang mga gawain. Lord, ang bawat ministry na kanilang ginagawa, tunay, Lord, na ikaw nga po ang mangunguna para sa kanila. Sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga mahal sa buhay, Lord, patuloy niyo po silang pag-iingatan, Father God. Patuloy, Ama, na dinadalangin din po namin, Panginoon, at pasasalamat, Panginoon, dahil may mga gawain kami na nagpapatuloy sa kabila ng pandemic na ito. Salamat, Panginoon, sa mga
aming mga discipleship leader, sa mga Bible study, Panginoon, na patuloy nagpapatuloy ang maupang may sakatuparan, Panginoon, ang inyong patotohanan, ang inyong salita, Lord God. May bahagi, Panginoon, sa mga taong hindi pa nakakakilala. Mabigyan, Panginoon, din sila ng pag-asa at maunawaan, Panginoon, ano nga ba, Panginoon, ano ang layunin ng buhay? Ano nga ba, Panginoon, ang layunin ng kaligtasan, Panginoon, para sa lahat? Tunay, Ama, na amin din dinadalangin ang aming mga manggagawa, ang aming backup singers, musicians, prayers, leaders, Lord God. Patuloy ni sila, Ama, papasiglahin para maging mahigis nilang maging inspirational ang kanilang mga paglilingkod, Lord God, bilang tagapanguna sa gawain. Patuloy rin, Ama, dinadalangin namin ang mga naghahanap, Panginoon, ang mga nais katagpuin, Ama, ng mga kaliwa, Lord God, madailan may dala rin, Panginoon, sa inyong harapan, Father God. Tunay, Panginoon, na ang lahat ng ito, Ama, ay hindi po namin magagawa ng hiwalay sa inyo. Patuloy rin namin, Ama, dinadalangin ang aming bansa at ang mundo, Panginoon, na patuloy nyo, namin sa inyo pinagkakatiwala ang kalagayan namin sa COVID-19 pandemic na ito, Panginoon. Tunay, Ama, na ikaw po ang nagpo-control ng lahat. Ikaw po, Panginoon, ang may kalooban ng lahat. Kaya sa inyo po namin ito pinagkakatiwala ng lubos. Naniniwala kami, Panginoon, ng lahat ng ito, Ama, ay matatapos din, Panginoon. Tunay, Panginoon, nadalangin din namin, Panginoon, ang lahat ng leaders, Father God, ang aming Pangulo ng bansa. Patuloy siya, Panginoon, kalingain, Panginoon, sa kanyang karamdaman sa kasalukuyan. Tulungan niyo siya, Panginoon, na bigyan ng matuwid na wisdom, Lord God, sa pagpatagbo ng aming bansa. Sa pagpapalagahan ng Panginoon ng kanyang mga utos, Panginoon, sa aming mga LGUs, sa IFPF, sa pagpapatupad, Panginoon, ng government programs, gabay, Panginoon, para sa paglaban namin sa COVID-19. Patuloy din, Panginoon, na maging magpatuloy ang katuwiran, matuwid at na-implementation, Panginoon, sa safety measures, Panginoon, laban sa COVID-19. I-prevent you, Father God, ang pang-aabusong ng posible, Panginoon, na mangyari. Protektahan niyo, Panginoon, ang mga mahihina. Ipahinto niyo, Panginoon, ang mga uri ng violence, Father God. Protektahan niyo, Panginoon, ang bawat karapatan, Panginoon, ng pantao. Tulungan niyo rin, Panginoon, ang bawat isa, Lord God, na makasunod, Panginoon, sa pamantayan na binibigay ng government, Lord God, upang kami ay magkaroon ng kaligtasan sa pandemic na ito. Patuloy rin, Panginoon, dinadalang ang mga frontliners at patuloy rin silang pag-iingatan at palalakasin. Liligtas sa Panginoon sa anumang uri ng karamdaman. Patuloy rin sila pag-sustain ang kanilang mga kalakasan. Ang kanilang wisdom, Lord God, harapin, Panginoon, ang mga paglaban, Panginoon, sa sakit na COVID-19. Lord, dinadalangin ko rin, Panginoon, ang bawat kapatid sa iglesia, ang bawat pamilya, Lord God, na patuloy rin, Ama, na katagpuin, sustain, Panginoon, ang aming mga pananampalataya. Patuloy niyo, Ama, na pag-iingatan ng bawat isa sa amin at manatili, Panginoon, sa inyong presensya. Nakila namin, Diyos, tunay, Ama, na kami ay mahina. Wala po kami magagawa, Panginoon, ng hiwalay sa inyo. Pahintulutan niyo kami, patuloy, Ama, na makalapit sa inyo. Patuloy niyo kami, Panginoon, kakatagpuin, Father God, sa mga panahon na kami ay mahina, sa mga panahon na kami ay nawala ng pag-asa. Dahil, Ama, naniniwala kami na ikaw ay tapat sa amin. Ikaw po ay nananatiling naririyan sa amin. Huwag niyo hayaan, Panginoon, na kami ay panghinaan ng loob at mahiwalay, Panginoon, sa inyo. Dakila namin, Diyos, tunay, Ama, na saliksikin niyo po ang bawat isa sa amin. Patuloy niyo kami, Ama, na pag-iingatan, Ama, ang aming mga pananampalataya. Lord God, patuloy dinadalangin po namin sa inyo ang aming bansa. Tunay, Lord, na ang aming Pangulo ay nahihirapan sa sitwasyon ito sa kanyang karamdaman na pinagdadaanan sa kasalukuyan. Lord, dinadalangin namin, Ama, na papagalingin niyo po siya, Lord God. Patuloy niyo siya, Panginoon, gagabayan na maging matuwid at mabuti ang kanyang maging pamunuan, Lord God, sa mga nangangasiwa, Panginoon, na mga LGUs, AITF, Lord God, sa mga authorities, Panginoon, Ama, katagpuin niyo kanilang mga puso na maging matuwid din, Panginoon, sila sa kanilang pagpapatupad ng batas na ito. Huwag niyo hayaan, Panginoon, na magkaroon ng violence o paglabag, Panginoon, sa anumang uri ng karapatang pantao. Ikaw nga po, Panginoon, ang tunay na mag-iingat sa bawat isa sa amin.
sa bawat tao, Panginoon, lalo na Panginoon sa mga mahihina. Ikaw lamang po, Panginoon, ang aming sandigan, ang aming sanggalan, Panginoon, ang aming katuwiran, ang aming pag-asa. Patuloy nga, Ama namin, dinudulog sa iyo. Ang lahat ng nangyari, Panginoon, sa mga nakalipas na buwan, Panginoon, ay magkaroon ng pagkatuto ang bawat tao. Magkaroon ng mga pagmamahal, Panginoon, ng bawat isa. Magkaroon, Panginoon, ng katuwiran na matuwid. Higit sa lahat, Panginoon, ang makita ka, ang makilala ka, Panginoon, na magkaroon, Ama, ng pagsisisi ang bawat isa. At tunay, Lord, na ikaw po ang makita, ikaw po ang malapitan, ikaw, Panginoon, ang pagkakatiwalaan naman. Muli, Panginoon, sa umagang ito, idudulog ko rin, Panginoon, sa inyong aming church leaders, Father God, ang aming council and deacons. Patuloy niyo, Ama, sustain ang bawat isa sa amin, Lord God, na patuloy makapaglingkod sa kabila ng sitwasyon na ito na hindi kami nakapunta sa iglesia. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na mapaglingkuran namin ang aming mga kapatid sa iglesia, ang mga ibinigay sa aming tungkulin, Panginoon, upang magpatuloy kami maglingkod, Panginoon, sa bawat kapatid namin. Patuloy, Ama, na dinadalangin namin na palalakasin niyo ang aming pananampalataya, ang aming pangangatawan, hindi sa lahat, Panginoon, na kami ay patuloy na magtitiwala lamang sa inyo. Patuloy rin, Lord, na nagdadalangin namin, Panginoon, ng AGCO, Panginoon. Unay, Lord, na patnubayan niyo, Panginoon, ng AGCO, Lord God. Patuloy niyo silang pagbigyan ng wisdom, guidance, ng leaders, Panginoon, na makapag-church planting, Lord God, sa Samar. Patuloy, Ama, na inipuri ka namin, Ama, sa pagbubukas, Panginoon, yun ang opportunity para makapagtayo roon, Ama, ng church. Ganyan din, Lord, ang patuloy na kalakasan, Panginoon, sa pagbigay niyo sa kanila ng AGCOP pastors at ang iba pang mga planters, Lord God. Kayo po, Panginoon, sasama sa bawat isa sa amin, Lord God. Sa patnubay niyo, Ama, tunay, Lord, na ang lahat nito ay among pinagkakatiwala lamang po sa inyo sa pangalan ng aming dakilang Panginoon Jesus at sa patnubay na yung ng banal na Espiritu. Amen. Babasa po muna ako isang talata sa Biblia, Philippians 1:6. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to the completion until the day of Christ Jesus. Working you.
choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, let the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, let the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Magandang araw po sa ating lahat. Patuloy po ang aming panalangin na wa ay nasa mabuti po tayong kalagayan sa kabila ng pandemya. And isa po sa mga pinaka-apektado ng pandemyang ito na parte ng ating buhay ng mga Pilipino ay ang ating mga hanap buhay. Kailangan po nating kumayod upang may makain po ang ating pamilya. And salamat sa Diyos dahil patuloy siyang nagpo-provide sa ating lahat. Nakapasok na po ang karamihan sa atin at ang iba naman po ay nag-work from home na. Sa mga nagtatrabaho at naranasan ng mag-apply ng trabaho, naalala niyo pa ba ang paghahandang ginawa ninyo nung araw nang kayo ay mag-walk-in or interviewin ng kumpanyang iyong ina-applyan? Lahat tayo ay mag-agree na isang pinaghahandaan natin ay ating magiging itsura sa araw na iyon. Kasi alam natin na factor ang maayos na pananamit at itsura upang tayo ay matanggap. Kailangan disente. Nakaayos ang ating buhok, naka polo shirt o long sleeve, naka pants, yun, khaki or black pants, no? At with leather shoes, syempre. And sa kababaihan naman, skirt or dress. Syempre, katangay nun ang right attitude and conduct. Pati na rin ang pagpasa ng exam. Kung si God ay may company, paano kaya siya pipili ng mga empleyado? Kung ang batayan ng company ay base sa pananamit, abilidad, at credentials ng isang tao upang i-hire ng isang aplikante, ganun din ba ang magiging batayan ng pagpili ng Diyos na maging bahagi ng company niya? Nagmamatter ba ang pananamit natin, ang abilidad natin, mga natapos o nakamit natin o katayuan natin sa buhay upang piliin ka at maging bahagi ka ng kanyang ministeryo? Paano nga ba pumipili ang Diyos ng mga taong gagamitin niya sa kanyang ministry? Yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga.
Ang teksto po natin ngayong umaga ay paano nagtatalaga o pumipili ang Diyos. At ito po ay mababasa natin sa 1 Samuel chapter 16 verses 1 to 13. Mga kapatid, hindi po natin babasahin lahat ng verse. Ngunit inaanyayahan ko po kayong lahat na panatilihing bukas ang inyong Biblia sa ating pagbasa sa ating pinaka-key verse. Dumako po tayo sa verse 7 na ating magiging teksto or ating key verse ngayong araw. At ito po ang sabi. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Base rito sa ating key verse, makikita natin ang ilang batayan ng pagpili ng Diyos. Ang batayan ng pagpili ng Diyos ay, una, hindi nakabatay sa panlabas na anyo, dahil sa panlabas na anyo tumitingin ng tao. Ikalawa, nakabatay sa nilalaman ng puso, dahil ang Diyos ay tumitingin sa puso. Ito ay ang pagkakaroon ng puso para sa Diyos na maglingkod. Sa ating pong teksto, ito ang unang pagkakataon na ma-introduce sa atin si David ng banal na kasulatan. At dito rin unang nag-appear ang pangalan ni David. Pero bago po ako magpatuloy, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa magandang umaga na ibinigay niyo po sa amin. Tunay nga na ikaw ay mabuti. Tunay nga na ikaw ay dakila. Salamat Panginoon dahil lagi mong pinamamalas ang iyong pag-ibig at iyong pag-iingat sa amin. Sa gitna ng pandemyang ito, Lord God, ikaw ay nananatiling tapat sa araw-araw. Panginoon, sa mensaheng marinig namin ngayong umaga, naway gamitin mo ang iyong salita bilang isang sandata at apoy na manatili sa amin sa aming patuloy na pamumuhay bilang mga Kristiyano. Naway, madiscern namin, Panginoon, yung nais mong sabihin sa amin na kami ay pinili mo para magamit mo sa iyong ministeryo. Naway, buksan mo po ang aming puso at ang aming isipan at naway, madali naming maintindihan ito sa tulong mo, Panginoon. Puspusin niyo po ng iyong banal na espiritu ang iyong lingkod na magsasalita ng mensahe mo ngayon. Purihin ka, ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Background lang po sa unang chapter ng 1 Samuel. Mula po sa chapter 1 to 8, dito nakatala ang naging buhay ni Samuel. Pero si Samuel po ay isang propeta. Siya ang huli sa mga pangunahing hukom ng Israel. Siya ang representative ng Diyos na tumatayong leader ng mga Israelita nang wala pa itong hari. And siya po ang nag-anoint kay Saul at David bilang mga hari ng Israel. At mula chapter 9 to 15, ito po ay ang paghahari ni Saul sa Israel. Si Saul po ay unang naging hari ng Israel kung saan may kakayahan siya sa pakikidigma at manguna sa mga Israelita. Ngunit, ang paghahari niya ay bumagsak dahil ang kanyang pamumuno ay wala sa pagsunod sa Diyos. Kaya, pagdating po sa chapter 16, chapter 1 ng Samuel, dito ay ang pagpili kay David ng Diyos bilang bagong hari ng Israel kapalit ni Saul. Well, si David po ay anak ni Jesse na isang shepherd. Siya ay pinili ng Diyos dahil David was a man after God's own heart. Nabanggit ko po kanina sa verse 7, sabi ni Yahweh, ang batayan ng Diyos ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na ang inyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Ang bahagi po ng verse na ito ay isang mahalagang biblical principle na dapat nating matutunan at makikita natin ito sa paghirang kay David. Well, si David po, ang pangunahing tauhan natin dito, isang magandang halimbawa sa paraan ng pagpili ng Diyos ng kanyang lingkod. Mga kapatid, ang paraan ng pagpili ng Diyos sa kanyang lingkod ay malinaw na sinasabing taliwas sa paraan ng pagpili ng tao. Sa mapapakinggan po nating mensahe mula sa Diyos, naway ay talagang ma-discern natin at matutunan kung paano ba tumitingin sa ating kapwa gaya ng pagtingin ng Diyos sa atin.
Sa puso, tumitingin si Yahweh. Period. Wala na pong ibang binanggit. Puso lang ang sinabi at malinaw po ito sa ating verse. Pero bakit nga ba nagmamatter talaga ang puso? Well, si God, bilang ating Creator, alam ng Diyos ang function at kakayahan ng ating mga puso sa ating buong pagkatao. Ang puso ay ang ating pinaka-core. At ito ay kung sino talaga tayo. Hindi lamang ito tumutukoy sa ating personality, pero pati na rin sa ating mga choices, emotions, decisions, motives, intentions, at marami pang iba. Sabi nga sa Proverbs 4, verse 23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong pinataglay. Ito ang ating command control sa ating buhay. Sa ating teksto, ginamit ng Diyos ang puso ni Samuel bilang halimbawa sa atin ng katangian ng pusong kanyang pinili. At makikita natin ito sa verses 1 to 5. Pinili si Samuel dahil meron siyang heart for God. Kaya let us see what is inside Samuel's heart. Ang puso ni Samuel para sa Diyos. Unang katangian ng puso ni Samuel na makikita natin sa verse 1 ay ito. Puso na may labis na kalungkutan dahil sa kasalanan. Mourning for sin. Sabi sa 1 Samuel chapter 16, verse 1a, sinabi ni Yahweh kay Samuel, huwag mong ikalungkot ng labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Well, si Samuel po ay present nang si Saul ay naging unang hari ng Israel. Dahil si Samuel mismo ang nag-anoint dito bilang hari. Katulad po ng meron ng mga Israel, si Samuel rin po ay puno ng pag-asa kay Saul at talagang nagpamalas si Saul ng kanyang kakayanan sa pamamuno. Pinamunuan niya ng mabuti ang buong Israel. Ngunit meron pong isang bagay na hindi ganap kay Saul at iyon ay ang hindi pagkakaroon ng puso para sa Diyos. Naging palalo siya sa kanyang kakayahan na pangunahan ng Israel, ngunit dinisobey niya naman ang utos ng Diyos sa kanya. Malinaw po na ang hindi pagsunod sa utos ng Diyos ay kasalanan. Dahil dito, ang Diyos ay itinakwil sa Saul bilang hari ng Israel. Sabi po sa 1 Samuel chapter 15 verses 10 to 11, sinabi ni Yahweh kay Samuel, nanghihinayang ako sa pagkakahirang ko kay Saul bilang hari pagkat tinalikdan niya ako at di sinunod ang aking mga utos. Sa kabila ng kanyang pagsubay sa Diyos, hindi naging repentant si Saul. Nagpatuloy pa rin ito, ngunit ang kanyang paghahari ay nalalapit na sa katapusan. Hanggang sa lumayo po si Samuel kay Saul at hindi na nagpakita. Ngayon po, bakit labis ang pagkalungkot ni Samuel? Ito ay hindi dahil sa nawala ang pagiging hari kay Samuel, kundi dahil sa kasalanan ni Saul sa Diyos. Ang hindi niya pagsunod sa Diyos na nagpapakita na si Samuel ay hindi tinotolerate o hindi sang-ayon sa paggawa ng kasalanan. Mga kapatid, may katanungan po ako sa inyo. Nakararanas ba tayo ng matinding kalungkutan o kagipitan dahil sa kasalanan? Sa mga kasalanan natin personal at sa kasalanan ng iba? Nalulungkot ka ba dahil sa kasalanan na gawa ng kapatid mo sa Panginoon? Well, ako po, naranasan ko po ito, yung matinding kalungkutan at pagtatangis dahil sa kasalanan. Siguro 8 years ago na, no, ang nakalipas, naging repentant po ako. Yung talagang nalungkot, talagang iniyak ko ito sa Panginoon. Na-convict po ako dahil sa aking kasalanan, no? Sariling pagkakamali, maling nagawa sa ating Panginoon. And habang naranasan ko po yung pagtangis na yun, ito po yung na-confess ako sa inyo. Nag-public confession po ako sa inyo. Bago po yun, kinonfront po ako ni Pastor Sam, kasama ko po dun si Kuya Lem. Doon ay binuos ko po lahat. Talagang sinabi ko lahat ng aking mga nagawang kasalanan sa kanya. And doon po, bumuos lahat yung kalungkutan. Umiiyak po ako noon. And sa aking pagtangis, hindi lang po ako umiiyak.
nakita ko rin po si Kuya Lem, yung disciple ko, kasabay kong umiyak. Napakasarap lang po sa pakiramdam na yung araw na yon may ibang tao na nakikare sa'yo. Kung sinasabayan ka sa pagtangis dahil sa kasalanan. Sabi po ni Robert Charles Sproul, isang American Reformed theologian and pastor, at nakita ko rin po ito na pinost ni Kuya Joey sa Facebook nung minsan. Sinabi niya, "The closer we are to God, the more slightest sin will cause us deep sorrow." Kung close tayo kay God, gaano man kaliit ang kasalanan ay nagdilid ito sa atin upang maranasan ang labis na kalungkutan. And isang hamon po ito para sa atin na talagang iwaksin natin ang kasalanan sa ating buhay. At kung mahulog man tayo rito, ay maging conscious tayo at pagsisihan natin ang ating pagkakamali. Maliit man yan o malaki. Isa pang katangian ng puso ni Samuel ay puso na nagtitiwala sa Diyos sa kabila ng panganib. Trusting God in danger. Sabi sa 1 Samuel chapter 16 verse 1b to 3, "Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jess na taga Bethlehem sapagkat pinili ko nang maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Sagot ni Samuel, "Paano ko pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon." Sinabi ni Yahweh, "Magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahanog ka sa akin. Anyayahan mo si Jess at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis." Ayon sa talata, alam po ni Samuel na delikadong pumunta sa Bethlehem upang mag-anoint ng bagong hari. Kasi pag nalaman to ni Saul, ng mga bagay na ito ay siguradong papatayin siya. Kaya si Samuel ay dinulog ang concern sa Diyos. At sa talata, makikita natin ang takot na nananaig kay Samuel sa paraan ng pananalita niya. At alam ng Diyos ito. Ang pagdulog ni Samuel sa Diyos sa gitna ng takot o panganib ay isang katangian na may puso na nagtitiwala sa Diyos. At hindi siya nagkamali ng pinagkatiwalaan. Ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan kay Samuel dahil sa pagtitiwalang ginawa niya sa kanya. Binigyan ng Diyos ng magandang plano si Samuel. And ano po yung plano na iyon? Magdadala po si Samuel ng isang dumalagang baka at sasabihin maghahandog siya sa Diyos. At anyayahan niya si Jess at ituturo ng Diyos kung sino ang papahiran ni Samuel ng langis. Kung panig ang Diyos sa atin, bakit pa nga ba tayo matatakot? Bakit pa tayo mangangamba? Sabi sa Psalm 118 verse 6, "Kung itong si Yahweh ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating." Ang taong may puso para sa Diyos ay nagtitiwala sa lahat ng oras sa anumang panganib. Sabi sa Psalm 62 verse 8, "Magsitiwala kayo sa kanya buong panahon, kayong mga bayan. Buksan ninyo ang inyong dibdib sa harapan niya. Diyos ay kanlungan sa atin." Simula po na magkaroon ng coronavirus, nabulutan po tayo ng pangamba. Pangamba na baka mahawaan tayo ng virus. Yung simpleng ubo, sipon, lagnat, pananakit ng lalamunan. Kapos ang paghinga. Iniisip na po kagad natin na baka infected tayo ng virus at nangangamba tayo kung ano ang pwedeng mangyari sa atin. And wag po sana tayong mag-overthink. And ang tanging palaban lamang po natin dyan upang malabanan ito ay ang pagkakaroon ng tiwala sa ating Diyos. Mga kapatid, may ginagawa ang Diyos para sa atin at meron siyang solusyon at paraan sa lahat na nangyayari sa atin ngayon. Siya ang mag-iingat at magtatanggol sa atin. Patuloy po tayong magtiwala sa Kanya. Sabi nga po sa Proverbs 3 verses 5 and 6, "Trust in the Lord with all your heart and not in your understanding. And in all your ways acknowledge Him and He will make your path straight." Sa pagtitiwala po sa Diyos, tiyak na magbubunga ito ng pagsunod sa Kanya. At ito po ang ating ikatlong katangian ng puso na meron si Samuel para sa Diyos. Puso na handang sumunod sa utos ng Diyos, or obeying God's commands.
Ang puso po ni Samuel para sa Diyos ay may pagsunod sa kanyang mga utos. Sabi po sa 1 Samuel chapter 16 verse 4 and 5, sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ni Yahweh. Nagpunta nga siya sa Bethlehem, siya'y sinalubong ng mga matatanda sa lunsod at nanginginig na itinanong, sa ikabubuti ba namin ang iyong pagparito? Oo, ang sagot niya, naparito ako upang maghandog kay Yahweh. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin. Pinahanda rin niya si Jess at ang mga anak nito at inanyanyahan sa paghahandog. Ayon sa mga talata, lahat ng inutos ng Diyos kay Samuel ay ginawa at sinabi niya. Sa kabila ng panganib, ay nagtungo siya sa Bethlehem sa utos ng Diyos. Ginawa iyon ni Samuel hindi lamang upang sundin ang utos sa kanya, kundi dahil iniibig niya ng lubos ng Diyos. May pag-ibig si Samuel sa ating Panginoon. Sabi nga sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Sinusunod natin ang Diyos sapagkat mahal natin siya. And the more na minamahal natin siya, ay the more rin ang pagnanais natin na siya ay sundin. Pinakita ni Samuel ang puso niya para sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang labis na pagkalungkot sa kasalanan, pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng kapahamakan, at ang pagsunod niya sa utos nito. Kamusta po tayo? Tinataglay po ba natin ang mga puso ng mga katangiang nabanggit sa halimbawa ng puso na meron si Samuel? Kung oo, mabuti po, sapagkat ikaw ay may katangian upang piliin ng Diyos. Pero kung hindi pa, nawa po ay ipanalangin natin talagang baguhin ito ng Diyos upang maging tapat or maging karapat dapat tayo na piliin din niya. Ngayon, nakita na natin ang puso ni Samuel para sa Diyos. Sabi sa key verse natin, si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng Diyos. Siguro po ang ilan sa atin ay guilty sa ganitong aspeto. Para sa akin po, sa pagpili po ng mangga. Noon po, pagbibili po ako ng manggang hinog, pinipili ko po yung mga makikinis. Yung makikinis yung balat. No? Walang bahid ng sira o kung ano man. No? Yun po kasi yung thinking ko na ito ay matamis. Pero nung ikinasal po ako, sinabi po sa akin ng asawa ko, mas legit ang tamis kung hindi makinis ang balat. Kasi mas natural daw ang pagkahinog doon. So far, totoo nga po yun. Sa aspeto naman po ng marriage, kung pipili po tayo ng mga kasama natin, syempre hindi lang po panlabas na anyo ang titingnan natin, kundi ang kanyang personality, kanyang faith, at yung mga bagay na nag-jive kayo. Mas dapat natin bigyan ng pansin ang panloob na anyo ng tao at hindi ang kanyang looks. Pinalad lang nga po kay... Well, pinalad nga lang po ako kay Eric, nabubul lang ako. Pinalad lang talaga ako, no? Ginamit ang puso ni Samuel bilang halimbawa ng isang tao na may katangian ng puso na nais ng Diyos. Pero si Samuel ay tao pa rin po. And makikita natin sa unang bahagi ang paghahambing sa paraan ng pagpili ng Diyos at pagpili ng tao. So ganito pumili ang tao ayon kay Samuel, no? 1 Samuel chapter 16 verse 6 to 10. Nang makarating na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya ito at sinabi sa sarili, ito na nga ang pinili ni Yahweh para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng tulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jess si Ibinadab at pinaraan din ito sa harapan ni Samuel. Ngunit sinabi ni Samuel, hindi rin siya ang pinili ni Yahweh. Tinawag ni Jess si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ni Yahweh. Isa-isang tinawag ni Jess ang pito niyang anak, ngunit wala sa kanila ang pinili ni Yahweh. Sa part po na ito, well, medyo nakakatuwa,
Dahil makikita natin kung paano inisa-isa ni Samuel ang 7 anak ni Jesse, no? Talagang hindi yan. No? Isa-isang dumaan. Kumbaga, may elimination na nagaganap dito. Isa-isa silang dadaan sa harapan ni Samuel, at every time na magsasabi si God kay Samuel na no, hindi siya ang pinili ko or hindi siya ang hinirang ko. At kung yes, tsaka lang magsasabi ang Lord ng yes kung siya na eh. Diba? Sa verse 6 pa lamang ay makikita na natin ang paraan ng pagpili ni Samuel bilang isang tao. Sinabi rito, nang makarating na sila, nakita ni Samuel si Eliab, pinagmasdan niya ito at sinabi sa sarili, ito na nga ang pinili ni Yahweh para maging hari. Ngayon, paano nasabi ni Samuel sa kanyang sarili na si Eliab na nga ang pinili ng Diyos bilang maging hari? Sabi sa ilang komentaryo, si Eliab daw ay matangkad at may fair skin. So, gwapo at parang fit na fit na maging hari. And na-impress talaga si Samuel kay Eliab, at naisip niya na si Eliab na ang pinili ng Diyos. Ngayon, binasi ni Samuel ang kanyang pagpili sa pamamagitan ng kanyang nakita. Ito ay ang panlabas na kaanyuan. Pero nag-know si God kay Eliab dahil hindi itsura ang pamantayan niya sa pagpili na magiging bagong hari. And ganun din ang ginawa niya ng piliin ni Samuel si Saul bilang unang hari ng Israel. Sabi sa verse 7, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tignan ng kanyang antas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao, dahil panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Mga kapatid, malinaw na ang batayan ng Diyos ay di tulad ng batayan ng tao. Dahil ang tao, ang initial na batayan niya sa pagpili ay ang itsura. Mga kapatid, God does not look at what man's look at. Man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. And sa pangyayaring ito, masasabi natin tayong mga tao ay madaling ma-impress sa mga bagay na nakikita nating maganda. Dahil maganda ito, ay madalas na naiisip natin na karapat dapat ito sa atin. Minsan ay nabubulag tayo sa mga ito at hindi na minsan nag-iisip. And sa pagpapatuloy, dito natin makikita ang pagpili ng Diyos kay David. No? Inuutos ng Diyos kay Samuel na i-anoint niya ang isa sa mga anak ni Jesse. Ngunit ang 7 anak na dumaan sa harapan ni Samuel ay nireject ni God. So, hindi pwedeng magkamali ang Diyos sa kanyang pagpili. So, maaaring merong pang-anak si Jesse na hindi nila kasama. Kaya ang sabi sa 1 Samuel chapter 16 verse 11, kaya tinanong ni Samuel si Jesse, meron ka pa bang anak na wala dito? Mayroong pang isa, ang bunso na nagpapastol ng mga tupa, sagot ni Jess. Sinabi ni Samuel, pasundo mo siya. Hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. And yun nga si David, ang pinakabata bunso sa magkakapatid. Since siya ay bata pa, siguro mga teenager pa, mga 15 years old, no, or 16, tinitingnan na wala pa siyang alam masyado. An experience, kumbaga. Wala pang maibubuga. Kaya hindi siya sinama sa paghahandog. Hindi siya pwedeng maging candidate sa kung ano ang hinahanap ni Samuel. Ngunit, bakit nagpasaya ang Diyos na piliin si David upang maging susunod na hari? Ang sagot ay hindi pipili ang Diyos dahil sa kanyang edad. Ngunit dahil sa puso ni David na totally devoted sa kanya o totally devoted sa Diyos. May puso para sa Diyos. And this challenges us to be totally devoted to God in our hearts. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 1 verses 26 to 29, nabasahin ko po ito.
Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo'y tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao, ay iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit, pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marunong, at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya't walang sinumang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Ano ang sinasabi ng mga talatang ito sa atin? Na pinili ng Diyos ang mga bata, mahihina, kamang-mga ng mundong ito. Bakit? Nang sa ganon ay ang Diyos lamang ang mabigyan ng papuri. Nang sa gayon ay hindi tayo magyabang sa ating mga kakayahan. Sa verse 12 po, kung saan i-describe kung ano po ang itsura ni David. Sabi sa 1 Samuel chapter 16 to 12, at sinunod nga ng anak at sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya ay makisig na binatilyo, malusog at magandang ang mga mata. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko, buhusan mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sangay ng sisidlan ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At nilukuban si David ng Espiritu ni Yahweh. Siguro iniisip nyo na bakit nagbigay sa talata ng physical description si David, kung ang sinasabi ng Diyos kay Samuel na sa pagpili niya ay hindi batayan ang outward appearance. Ang outward appearance ay maaaring magpa-qualify o magpa-disqualify sa atin bilang isang leader. Pero kasi ang appearance ay maaaring makapagsabi sa atin ng ibang bagay tungkol sa kanila or reflection ng kanilang saloobin. Well, nabanggit po na si David ay may fine appearance, no? Ibig sabihin po, meron something na maganda kay David at iyon po ang kanyang mga mata. And sa original language, sinabi doon na David had a beautiful eyes. Si David ay may sparkling eyes. So, ibig sabihin lang ito ay masayahing bata si David. Sabi sa Proverbs 15, verse 13, a happy heart makes the face cheerful. Alam niyo po ba kung bakit ako nahulog kay Erica? Dahil sa kanyang mga mata. And sa mga nakakilala po talaga kay Erica, alam nating masayahin siya. Tipong kahit corny jokes, tatawanan niya. No? Minsan nga pati yung way ng pagtawa mo, pag narinig niyo yun, minsan matatawa na siya. And hanggang sa hindi na siya makahinga sa kakatawa, hindi na talaga siya makamove on sa klase ng pagtawa na yun. Mga kapatid, walang pangit na nilikha ang Diyos. Kaya walang pangit sa mga pinili ng Diyos. Lahat sila ay may itsura, may unique appearance. Sabihin na natin hindi siya perfect, pero meron siyang something sa kanya na masasabi mong, ay, iba to. Meron siyang ibubuga. Halimbawa na lang po, sa mga tita ko, no? Poging-pogi sila sa akin. And bakit kaya? Well, lagi nilang sinasabi dahil matangos daw po ang ilong ko. And yun lang yun. No? Wala nang iba. Pero that makes a difference. And wag lang po natin itong maging batayan or maging primary na batayan sa ating pagpili. Maging si Jesus na nagtuturo nang si Jesus ay nagturo sa Sermon on the Mount, sinimulan niya ito ng Beatitudes. Sabi doon, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Sa talatang ginamit ni Jesus, ang mga mahihirap, ang mga nagmumourn, ang meek na mas pagpapalain dahil sila ang mga walang kakayahan. And hindi kailanman magiging batayan ng Diyos ang batayan ng tao dahil siya ay Diyos. God does not think the way we think.
Sabi nga sa Isaiah 55 verse 8 and 9, sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. Well, may kwento ko lang po. Nung nagpunta po kami dalawa ni Kuya Lem sa Mindoro, well, college days ko ba po ito? Ito po ay dahil sa inanyayahan po na mag-speak si Kuya Lem sa isang camp ng mga kabataan doon. And meron pong isang kuya doon, no? Akala ko ay participant lang po siya sa camp. Pero kalaunan ay nalaman ko po na siya po pala ay pastor ng lugar na iyon. Wala sa itsura niya na pastor siya dahil ang simple lang niyang manamit. Kasi noong time na iyon, para sa akin po, ang karakteristik ng isang pastor ay talagang suot. Karakteristik niya, suot pa lang ay kapitapitagan na yung no? And hindi pala ganun. At paglaon, itinuro sa akin ng Diyos na mali yung mindset ko na meron ako. Hindi batayan ng tsura kung ikaw ay pinili ng Diyos upang magamit ka sa kanyang ministry. Hindi sa edad o kung anong itsura mo o kung ano paman, kundi sa laman ng puso mo para sa Diyos. At ang Diyos ang pumipili at hindi po tayo. And God knows our hearts at iyon ang dapat na maging pagtuunan natin ng pansin at hindi ang panlabas na anyo lamang. Ang pagpili po ng Diyos ay ang mga taong may puso na committed sa Kanya. Or ang pinipili ng Diyos ay ang mga taong may puso na committed sa Kanya. Tumitingin lang tayo sa panlabas dahil iyon lamang ang ating nakikita. Tanging ang Diyos lamang ang may kakayahang to see what's inside our heart. Sabi nga sa 1 Kings chapter 8 verse 39, sapagkat ako, ang Diyos, lamang ang nakakaalam kung ano ang nasa puso ng mga tao. Alam niyo po yung kasabihang many are called but few are chosen. Tayo ang lahat ay tinawag, ngunit ilan lamang po ang pinili. Ito ay dahil sa nilalaman ng puso natin. Mahalaga sa Diyos kung ano ang nilalaman ng puso dahil ito ang nagdadirect sa atin sa tamang gawain para sa Diyos. May tanong po ako para sa ating lahat. Kapag tiningnan po ba ng Diyos ang puso ng bawat isa sa atin, ano kaya ang makikita niya? Alalahanin po natin, God is looking for those whose hearts are fully committed sa Kanya. Bilang pagwawakas, maalalawin po natin na sa lahat ng pagkakataon na kapag tinitingnan tayo ng Diyos, mas interesado siya sa ating puso. Ang estado ng ating kaluluwa, hindi sa ating tindig at hindi sa structure ng ating mga mukha. Hindi niya tayo makikita bilang may edad na o masyado pang bata, maliit o matangkad. And His main concern is our hearts na handa na maglingkod sa Kanya. Gusto po ba nating maging kagamit-gamit sa Diyos? Well, umpisahan po natin sa ating puso. Mag-focus sa ating relationship sa Kanya at paglago sa ating pananampalataya. At pag nakita ng Diyos na tayo ay handa na, then God will use us. At kapag ginamit at pinili na tayo ng Diyos, nawa ay sa puso rin tayo tumingin pagdating sa ating kapwa. Sa pagtulong, pakikisalamuha at pagmamahal. Even po sa pagpili ng ating mga leaders. Dapat po ay sa puso nila tayo tumitingin. Yung puso na ang laman ay kinikilala ang Diyos at tapat na paglilingkod sa Kanyang nasasakupan. The chosen ones are those who are after God's own heart. For the Lord rejects all others. Ipanalangin po natin ang isa't isa na tayo ay talagang magkaroon ng pusong itinatakwil ng kasalanan, pusong lubos na nagtitiwala sa Diyos sa gitna ng kapahamakan,
at pusong walang alinlang sumunod sa Diyos. Kung wala pa ito sa ating puso, then God can give us a new heart, one that is bent toward Him. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Maaari na po nating i-deposit ang ating mga offerings at tithes sa ating LOLCF bank accounts sa pamamagitan ng online transactions. Para po sa Bank of the Philippine Islands o BPI, ang ating account name ay Lord of Life Christian Fellowship of Quezon City, Inc. At ang ating account number ay 228-3100-831. Para naman po sa Banco de Oro o kaya naman ay BDO, ang ating account name ay Lord of Life Christian Fellowship of Quezon City, Inc. At ang ating account number ay 0022-102-92774. For offerings with specific purpose, maaari po nating i-email ang kopya ng ating deposit slip o kaya naman ay screenshot ng ating transaction at ilagay kung para saan ito sa email bago isend sa lordoflifecf@yahoo.com. Magkakaroon po tayong muli ng online worship service sa susunod na linggo ng 9 o'clock ng umaga dito po sa ating official Facebook page, facebook.com/LOLCFOfficial. Maligayang karawan po sa mga sumusunod. Samahan niyo po ako sa aming pinapanalangin. Makapangyarihang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal sa amin. Patawarin po kami sa aming mga kasalanan. Patawarin po kami sa pagkapahalaga namin sa aming sarili, higit sa nilalaman ng aming puso. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi sa panlabas naming kaanyuhan ang iyong batayan upang kami ay makapaglingkod sa iyo. Dalangin ko po na pagkalubon mo kami ng pusong dalisay, pusong pagkumbaba, pusong tapat, at pusong masunurin. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tanggapin po natin ang basbas ng Panginoon. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo at naway makilala ninyo siya ang di matikalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa mensahe na pinarating sa atin ng Panginoon. Nawa ang napakinggan natin mensahe ay sa buhay po natin. Awitin po natin ang huling awit. Abang buhay, pupurihan ka. Abang buhay, paglilingkod sa'yo. Abang buhay, pag-ibig ko sa'yo, iaalay. Thank you.
Panginoon. Habang buhay, pupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa iyo. Habang buhay, maglilingkod sa iyo. Sa ating lahat and have a blessed Sunday sa muli po natin pagkikita-kita.